Kinundena ng INCB o ng International Narcotics Control Board ang Dimanoy extrajudicial killing sa gitna ng kampanya kontra droga sa Pilipinas. Ang INCB ay isang independent body na nagmumonitor ng pagtupad ng mga bansa sa international drug conventions. Muli namang dinipensahan ng PNP ang kampanya ng gobyerno. At sa kabila ng mga puna, tuloy-tuloy lang ang mga operasyon kontra droga ng PIDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency. May report si Emil Sumani. Mabilis na naspata ng mga operatiba ng PIDEA ang ilang target sa ikinasang raid sa Cubao, Quezon City. Labas! Taas kamay! Nasuyod maging mga bahay na nakakandado. Nagkatakbuhan pa ng tangkaing tumakas ng isa sa mga hinold for verification. Pero bandang huli, nadakip din siya. Mahigit 10 ang hinuli sa raid. Pinakahuling nadakip ng PIDEA, ang main target ng operasyon. Si Yasmin Sandico, na dati nang nahuli ng mga pulis. Sumali pa raw ito sa mga programa ng barangay para sa gustong magbagong buhay. Pero kalaunay, bumalik din daw sa pagtutulak ng shabu. Gumagamit po ako pero hindi po ako nagtutulak. Kung magtatanong kayo sa mga tao na nakatira dito, sila ang nirereklamo. Nung natigil yung operation ng PNP, medyo nagkaroon ng lakas ng loob itong mga to. Sa barangay E. Rodriguez sa Quezon City pa rin, nasa kote sa buy-bust operation ang mag-live-in partner na umano'y tulak din ng droga. Kasi para lang po may makain yung mga anak ko. Kapit lang naman po sa patalim kasi yung wala po yung mga anak. Walong plastic na may hininalang shabu ang nakuha mula kay Maria Lourdes Tumlod, habang 5 plastic naman ang kay Paulo Verdadero. Iyos lang ko sa amin yan, sir. Chao yun, sir. Hindi ako siya. Katawa na kayo kaya kasi tapos na. Pinuntahan din ang kwartong pinag-check-ina ng mga suspect bago ikinasa ang buy-bust. Doon na abutan ng isang babae at isang lalaki. Pareho man nilang itinangging sangkot sila sa droga. May nakita namang mga shabu para fernalia sa loob. Nito Martes lang lumagda ang PIDEA sa isang kasunduan kasama ang AFP para sa kampanya kontra droga. Pero aminado si PIDEA Director General Isidro La Peña, may limitasyon ang kanilang mga operasyon. PIDEA has no enough personnel to reach the municipalities. Makailang ulit na rin nilang sinabi na payag sila sa napipintong pagbabalik ng drug operations ng PNP bagay na tinututulan naman ng ilang grupo. Kahapon, kasabay ng paglalabas ng Human Rights Watch sa kanilang report kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killings na kinasasangkutan daw ng mga pulis, kinundena ng International Narcotics Control Board ang mga napapaslang sa kampanya kontra droga ng administrasyon. Taliwas daw ito sa mga probisyon at layunin ng International Drug Conventions. Giit naman ni NCRPO Chief Superintendent Oscar Albayalde. Whenever we conduct operations, we are bounded by our police operational procedures. No? Mm-hmm. No, kung saan we are mandated to subscribe to the rule of law and of course to respect human rights lagi. Sadyang mas maigting lang daw ang mga pulis dahil sa anay pagkakaiba ng mga kriminal noon at ngayon. Noon dati nanakawan ka lang or snatching yung bag mo, no? At walang dalang panakit o panaksak yung kriminal. Ngayon bago ka kukunin yung bag, babarilin ka muna. Bago kukunin yung cellphone mo, sasaksakin ka muna. Inulit din Albayalde ang pahayag ng tagapagsalita ng PNP na bukas sila sa investigasyon kaugnay ng mga sinasabing EJK sa Metro Manila kung saan may 1,000 deaths under investigation. Mahigit 600 na ang kaso kung saan may nahuli o natukoy ng suspect. May hamon naman sa mga human rights organization si Senator Alan Peter Cayetano na naging running mate ni Pangulong Duterte. When two opposing forces, both armed, one in the hands of criminal and one in the hands of the law enforcers, what do we do? We ask the police to commit suicide. Iba tama na ipakita both sides. Dagdag pa ni Cayetano, mga drug lord ang nasa likod ng di umano'y mga pagkilos laban sa administrasyon. Well, what I'm saying, Paris Cayetano, drug lord ako. I'm making 1 billion a year. Ngayon, nagpapatayan mga tao ko, inuhuli tao ko. Hindi lang pera ko nawawala na 1 billion, baka makulong ako. Hindi ako gagastos para mawala yung umuhuli sa akin. Emil Sumangil, GMA News.